Our next question, still on COVID-19, this time about the economy. Late last year, NEDA Chief Karl Chua said it will take more than a decade for the Philippine economy to return to pre-pandemic growth. He said the losses would be felt over the next 10 to 40 years. In January, Chua also said, quote, "We are on the correct path to a resilient recovery." Candidates, who are you tapping to be on your economic team and why? If you're not ready to reveal their names, we want to know at least the profiles of these individuals. This is a specific question for three of our candidates. Senator Ping. I cannot name names at this point in time, but ang kailangan yung talagang maalam no, sa economy. Walang trade-off between health and economy. Wala. Kailangan talaga. Ang pagandaan natin, kasi sa ngayon, dapat naka-ready tayo mag-transition from pandemic to endemic. Dapat may mga policies na tayong nililayout na kapag, kasi COVID is here to stay, you know, whether it's pandemic or endemic, so kailangan mayroon na tayong policy directions. And we should be ready to face the next pandemic. You know. Sa ekonomiya naman, ang tinamaan talaga MSMEs. 99.5% ng ating enterprises, mga MSMEs. 63.2% ng labor force galing sa MSMEs. So kailangan meron tayong comprehensive and targeted financial packages, ano, incentives para sa mga MSMEs. Yung ating financial institutions tulad ng Land Bank at saka yung DBP at in coordination na rin sa ating mga banko na mga privado. May kausap akong isang malaking negosyante at sinabi nila, tinanong ko sa kanya, paano nyo ni-address yung mga suppliers ninyo na mga MSMEs? Sabi niya, hindi, in-extend na namin ang loan. Yun dapat yung partnership between the government and the private sector should be really very close, ano? Especially pag may crisis na tulad dito. So, yun ang dapat gawin sa ekonomiya. And your next, Norberto Gonzalez. Dapat i-expand natin ang mga magpa-participate na magpapalago ng ating ekonomiya, lalo lang sa emergency situation. Kaya bubuksan natin ang source ng capital para maibigay natin sa lahat ng nagnanais na magkaroon ng hanap buhay. Nakita natin ang bagong pattern sa daigdig na ang mga nagtatrabaho, umaalis sa trabaho at gumagawa ng kanilang sariling hanap buhay. This is very important. Kailangan bigyan na ng sapat na kapital. At kung matatakot naman tayo na hindi makakabayad yung binibigyan natin ng kapital, sinasabi ko lamang na yung mga malalaking negosyo na binibigyan natin ng sovereign guarantee kung minsan. Di yung fund na gagamitin natin para sa pagbibigay ng mga kapital sa mga maliliit, kahit mga sari-sari store lang yan, kahit nagtitinda sa palengke, kung nangangailangan sila ng bagong kapital, bibigyan natin. At yung pondo na gagamitin dyan, kung kinakailangan garantiyahan ng gobyerno yan, para kung sakalit manggaling sa mga bangko, hindi pigil-pigil yung mga bangko na magbigay ng kapital sa ating mga mahihirap. At ang susunod, si Senator Manny Pacquiao. Sir? Salamat po at napaganda ng tanong ito. Kailangan po talaga natin na unang-una, may napili na po ako para dyan sa finance, pero hindi ko lang po babanggitin sa inyo. Pero kailangan po talaga natin na nakapokus po tayo, nakasintro po tayo doon sa tinatawag nating revenue income ng ating gobyerno. Kasi gumagastos tayo taon-taon eh. Ang problema po talaga, yung source, yung revenue income natin, yung source of income ng ating gobyerno, napapabayaan. Lagi po tayo nakatutok doon sa expenditure yearly. Mali po, dapat nakatutok tayo doon sa income ng ating gobyerno dahil para may magagastusin tayo taon-taon. Para tayong nagmamanage ng isang pamamahay ba na pag gumagastos ng 50,000, dapat ang bansa natin hindi lamang kumikita ng less than 50,000, kundi more than that. Para maka-survive tayo. At para lumago ang ating ekonomiya, kailangan focus tayo doon sa revenue income ng ating gobyerno. Ano ba yung revenue income ng ating gobyerno? Nandyan yung tax revenue income, nandyan yung non-tax revenue income. Because of corruption, doon po tayo nakatutok sa tax revenue income. Wala po tayo doon sa non-tax revenue because
grabing corruption. Ang naiambag na lang po ng non-tax revenue income ay nasa more or less 6% na lamang po sa income ng ating gobyerno taon-taon. Kaya po masakit po talaga na ang ating gobyerno nangungutang palagi taon-taon dahil mas maliit ang kinikita kaysa ginagastos. Bayan, gumising tayo. Gumising tayo. Mayor Isko, Yorme, who will be on your economic team? Well, we will hire somebody who is very good in that field of undertaking. But what matter most is the people. Mga kababayan, ang unang-una kong gagawin ay iparamdam sa inyo na may gobyerno kayong masasandalan sa hirap ng buhay. Kung saan kaya, kung bakit pinopropose ko 5 months ago nung kausap ko yung mga farmers sa Tarlac, fishers folks sa Zambales, sinabi ko, I'll cut into half the oil tax. No, lahat ng uri ng tax sa krudo, at nakita nyo yung hirap ng buhay ngayon, patas-patas ang krudo, and tax cuts, so lahat ng tax sa kuryente. So immediately mararamdaman ito ng tao. Then second, the bigger picture of this is that we will be more competitive, mga kababayan, sa ating mga neighboring countries because we need to raise our FDIs, the foreign direct investment. So itong mga bagay na ito ay makatutulong para tayo unti-unting gumana, lumakbay, umayos at gumaang, at tumaas ang antas natin pamumuhay. Pangatlo, tigit sa lahat, we'll go back to PPP. We will involve private sectors in government programs and projects so that we can pursue and continue the build of our country. Okay.